At muli, bago tayo magtapos, ay... Wala, si Papa, bigla naman na gano'n. Hello, what's up guys? At welcome po uli sa aming YouTube channel, Dong and Nyanyan TV. O, Dong and Nyan TV. At maraming salamat po sa mga nakapanood na aking first or aming first at second video. At maraming salamat din po din sa mga nag-subscribe. At welcome po uli sa isa na naman pong edisyon ng pag-share ko po ng aking pong counting kaalaman sa pag-edit. Sana yung pong unang video ko po regarding po dun sa basic editing, sana nakatulong po sa inyo kahit paano po. Ngayon po, ang topic po natin ay karugtong pa rin po nung pong basic editing. Yung pong paano maglagay ng caption o ng mga graphics ng mga letters. Then, paano siya i-render. No? Then, paano siya lagyan ng overlay. Upang di na po tayo magtagal, ano po? At simulan na po natin ang ating pong third vlog. Third. Go! Hello, what's up guys? At ito na po, nandito na po tayo sa ating pong timeline. So itutuloy po natin yung ating pong nasimulan kagabi. Bali, sa gaya nga na sinabi ko kanina, ito po yung karugtong ng ating pong basic editing. So ngayon po ay i-share ko po sa inyo kung paano maglagay ng graphics na letters o lalagyan po siya ng caption. So ganung process pa din po, no? So click lang natin po sa gitna, then right click, insert audio and video track. Then next po ay halimbawa is mag-import tayo po ng video, no? Para at least si malagyan po natin ng caption. Then yan. So same process lang din po, i-drag natin. Then ganito po ang paglalagay po niyan. Ano po? So halimbawa nalagay niyo na yung graphics nyo, yung video nyo, video file nyo, so stretch nyo lang ng konti para malagyan nyo siya ng tawag dito, ng caption. So halimbawa, para malagyan nyo na siya ng caption o ng letters, so magdagdag po kayo ng panibagong timeline o isang ano, yung isang pang video. So ganun pa rin po, click nyo lang din po sa labas, then right click, then insert video track. Yeah. So aangat na yan. Nandito na po yan sa taas. Ito. Ito na po yan. So, dyan na po kayo mamimili kung saan po ninyo ilalagay po yung inyong pong caption. Halimbawa, dito po banda sa may hangganan ng audio, ano? Doon nyo po siya ilalagay. So, i-click nyo lang din po uli dyan yung cursor. Yan. Then, right click uli. Then, insert text media. So, yan. Click nyo lang po yan, insert text media. Yan, so lalabas na po siya, no? At para syempre ma-edit natin, i-highlight nyo lang po siya, then backspace, syempre para mabura. Then bala na po kayo kung ano pong gusto nyo nilang mahimbawa. Hello. Yan. So nandito na po siya sa screen, kitang-kita na po natin. Ano po? So kung gusto nyo po siya paliitin, po pwede naman po, may dalawang method naman po. May dalawang paraan. So pwede siyang i-highlight dito po sa may gawing kaliwa nyo, i-highlight nyo yan. Then click nyo po syempre ito yung font size. Yan. Pwede yan. Yan. Pwedeng 12. Yan, maliit. O pwedeng 14. O 16. Ganon. Yan. Pwede yan. Pwede po yan sa ganyang paraan. Pero may mas madali po dyan, mga kachururot. May mas madali po dyan. So ang gawin natin, so ito po ay yung cursor po natin, itapat po natin sa may baba. At magiging ganyan na po ang itsura. Tingnan nyo po dito sa may screen. Ano po? So, pag naitapat nyo na po yan, press nyo lang po yung control. Then, pwede nyo siyang lakihan niya. So, yan, no? Sana nakukuha po natin. Then, halimbawa, yan po yung ating pong graphics, ano? So, kung halimbawa, ipoposition nyo na siya, drag nyo lang. Yan. Yan. Halimbawa, dyan. Yan po yung halimbawa lang naman, no, ang position niyan. Then halimbawa pag na kung gusto niyo palagyan po ng ibang
effects yung font po natin, pwede po tayong mag-add po dyan. Nandiyan lang naman po yung, nandiyan naman po din yung properties po niya, o yung pong pipindutin natin para malagyan po siya ng konting design. So hanapin po natin ang, nandito lang po sa baba, scroll nyo lang po ito. So hanapin po natin yung outline, no? Ayan. Then halimbawa, ang lalagay niyo is black. Halimbawa, lagay niyo is black. Ayan. So pag napili niyo na 'yan, etong ano na 'yan, i-slide niyo lang ng konti. Ayan. So meron na siya. 'Di ba? Meron na siya. Yan yung sa may gilid o yung sa may lining na tinatawag. Then kung gusto niyo naman palitan ng color yung pong font po natin, so balik lang po kayo doon sa, so, in-scroll niyo kanina. So nandun po yung text color, ito. So i-click niyo lang po 'yan. Then halimbawa gusto niyo dilaw. So baba niyo lang, ah, 'di ba? Kita niyo nagbago na siya. So yan. Yan po yung ano. Yan po yung simpleng paglalagay po ng design. Ano. Next po nyan, kung gusto mong halimbawa palitan yung pong klase po ng font po natin, nandyan na din po yan. So, katabi lang po siya ng font size. Ito po. Kasi ang ginamit ko po nung font para po sa amin pong parang pong YouTube banner is ano yun, Revy? Hindi ako nagkakamali. R. Rabi pala yan, Rabi. So yan, oh. Halimbawa, yan. Yan po yung ginamit kong design. So halimbawa, ipe-play na natin. Oh, di ba? Kung gusto mo naman na medyo fade, may fade, nalalagyan mo siya ng konting effects, may gusto mo lagyan siya ng konting fade na effects. So ang gagawin mo lang diyan, yung cursor mo itatapat mo sa may gilid, sa may taas po niya, sa may kaliwa. Kailangan maging ganyan po yung design, yung parang pa-oblique. Ayan po, ito ayan. Hindi po ganito, hindi po siya dapat ganyan, dapat ganito. Ayan. So pagka ganyan na po siya, hold nyo po yung left click, then drag nyo siya pa kanan. So kita nyo po, may parang may paangat na ano, may parang rampa yan. So kapag kaklik niyo yan, tinan niyo po yung mangyayari sa font natin. So di ba parang nag-fade, di ba? Yan po yung ano, yung paglalagay po ng konting effects dyan po sa video nyo. The same time, ganun din po yung sa dulo. Halimbawa gusto mo siya kung paano sa umpisa ay nag-fade siya. Yan. Gusto mo doon sa dulo ganun din. So, itapat mo lang din yung sa may ano, taas. So, kailangan maging ganyan, fade out offset. Yan. So, i-drag niyo lang din. 'Yon. Then halimbawa, subukan niyo na siya. Hmm. 'Yon, 'di ba nawala? So, ganun lang po ang isa sa madaling paglalagay po ng caption sa atin pong timeline, paglalagay po ng graphics na letter. So, sana nakuha nyo po yung pong simpleng pag-demo ko po kung paano lagyan po ng graphics. So, i-share ko naman po sa inyo kung paano naman siya i-render. Halimbawa, tapos na kayo, na-edit nyo na, na-cut nyo na, nalagyan nyo na siya ng graphics, nalagyan nyo na po siya ng overlay. Oh, speaking of overlay po pala, overlay audio, mamaya ituturo ko rin po, o i-share ko rin po mamaya kung paano po siya lalagyan. So, ngayon, i-share ko po muna kung paano siya i-render ng mas malinaw. Ano. So, ang gagawin natin para i-render siya, halimbawa, tapos na yan. Yan na po yung pinaka-finish product nyo. Ano? So, i-render nyo na. So, ang gawin nyo, double-click nyo lang po sa gitna. So, kailangan magkaroon siyang highlight. Magkaroon siya ng highlighted. So, magkaroon siya ng magkabilang yellow bar. Ganun, ito. Yan. Kailangan yan, sakop siya doon sa pinaka-file mo, kumbaga dun sa in-edit mo, magmula sa umpisa hanggang sa dulo, dapat sakop yan. Then, yung pinaka-cursor mo, dapat nasa umpisa.
Then kapag ka na ganyan na, punta mo lang po tayo sa file, then click natin yung render as. So anyway, i-cancel ko muna natin. Ang gawin natin, i-check po muna natin yung dapat yung magiging quality, no? So click natin tong project video properties. So i-double check natin, dapat ang sa video mo dapat nakaano ka custom 1920 by 1080 59.940 fps, dapat ganyan yung setup mo. Then sa width ay 1920, then sa height is 1080, then sa frame rate dapat ay naka 60 yan. Click nyo lang po yung 60, then apply. Yan lang po yung inyong babaguhin, ano po, yan, tama lang pala yan, 8-bit yung pixel format, 8-bit. Then apply po, click nyo lang apply, then okay. After po nyan, pagka nagawa nyo na yon, then doon na po tayo sa file, then render, then I prepared na kapag halimbawa i-save nyo siya, malinaw siya na pang YouTube. Ito pong piliin po natin na Sony AVC slash MVC. So, click nyo po yan. So, doon sa may kanan, magkakaroon po siya ng iba pang properties. Ang piliin nyo po ay Internet 1920 by 1080 30p. So, click nyo po yan. Then, click nyo po uli. Click nyo naman po ang customized template. So, dapat same setup pa rin po tayo, ganon. Ganyan po. So, dapat itong frame rate mo ay 60 po. 60 pa rin. 60. Then, sa audio, ayan, dapat AAC. Then, 48,000. Sample rate. Then, bit rate. Yan, 128,000. Tama yan. So, stereo. Audio coding mode. Then, next. Wala naman tayong gagalawin sa system. Then sa project. Sa project po, ang babaguhin lang natin dyan yung video rendering quality. So, click nyo lang po yung best. Yan. Yan po ay, kumbaga, sinishare ko po sa yung setup ko lang po. Yung setup ko lang po na pang render ko po ng video. Then after po yan, pag napili nyo na po, ay okay nyo lang po. Then, babalik po kayo dun sa para ma-render nyo na. Then, baguhin nyo na po ngayon kung ano pong pangalan. Halimbawa, Example 1. Yeah. So, click nyo lang din po yung render. So, magre-render na siya. Ganyan lang po kadali yung pag-render niya. Sana nakuha niyo po ang akin pong ibig pong sabihin regarding po dito. Yan po yung pong akin pong na-share sa gabi pong ito. Sana muling makatulong po sa inyo. So bago tayo magtapos, ay syempre, nandito pa rin tayo uli sa bahagi ng meron po tayong shoutout uli. Una-una po syempre, nandiyan po, shoutout po natin ang ating Kuis uli, si Kuis Ed's Motovlog. Maraming salamat po, Kuis. No? Ayos yan, malaking tulong yan. Maraming salamat po, Kuis, sa pagpanood po sa aking pong, basic editing, no? Maraming salamat po. And next, ay i-subscribe niyo rin po yung kanyang YouTube channel, no? Ang next po ay si William Tangonan. Sabi niya, nag-comment po siya ay pa-shoutout naman po, kuya. Kuya, ha? Na-shoutout na kita. Maraming salamat po. Ang next naman po ay si Janay Kapareha. Ayun. Yan po yung aking katrabaho. Yun eh, no? Talaga may suportang tunay. Maraming salamat, ma'am, sa panonood po sa aking pong video. Sana nag-enjoy po kayo. Sana natuto po kayo kahit paano po. At muli, maraming salamat po sa pagtsatsaga nyo pong muli sa aking pong simpleng vlog, no? Sana ay suportahan nyo po kami muli sa mga susunod pa. At gagawin po namin na mag-enjoy po kayo sa aming pong mga susunod na mga content, susunod po ng mga video. At hanggang dyan po muna, at maraming salamat po. At God bless. Maraming salamat po. Go!